Bakit nga ba ako nagbabike at nagra-ride? Minsan, malayo pa ang pinupuntahan. May mga nagtatanong, anong napapala mo dyan? O kaya, di ka ba napapagod? O nga no? Bakit nga ba? Habang karamihan ay gusto lang magpahinga sa malamig at ayaw mainit at mapawisan. Pinili ko ang magbike na bilad sa init ng araw at minsan naman ay babad sa ulan. Bilang OFW, ito lang kasi ang naisip kong paraan para mabawasan ang stress at pagod sa trabaho at ang pagka-miss sa pamilya na naiwan sa Pinas. Madalas pa nga, pagdating sa pupuntahan, ilang pictures at selfie lang, uwian na. Minsan, pupunta sa mga ilog, dagat at falls, di naman magsiswimming. O kaya sa mga bundok, pero di naman nagtitrekking. Totoo din naman na nakakapagod. Ikaw ba naman ang pumadyak ng pumadyak at magbalansin ng dalawang gulong at maghapong bilad sa araw? Napaisipin ako kung bakit nga ba. Wala namang espesyal. Madalas nga, sa tabi lang ng kalsada o sa mga lilim lang ng mga puno kami nagpapahinga. Pagkain, madalas tubig lang ang dala. Swerte na lang kung may mga convenience store kaming maladaanan. Laban na. Yung pagod ng katawan ay hihigata ng payapang kaisipan. Akala ng iba nakakapagod, pero ang totoo, nakaka-relax. Tawanan at kwentuhan, mga asaran at chismisan, doon nabubuo ang pagkakaibigan. Tahimik ang mundo ko kapag pumapadyak. Nahanap ko ang inner peace, nakaka-relax at nakakalimot sa mga problemang hinaharap. Yung wala kang iniisip kundi yung daan at mag-i-enjoy sa magagandang tanawin. Sabi nga nila, it's not the destination but the journey. Love comes in different ways and I find mine in bike riding. Now, it's more than a hobby for me. It's my passion. I live to ride and I ride to live. Enjoy lang and be happy. Spread the love. Peace. I got 30 kilometers more. Already 70 kilometers. Remaining 30. Ah, survival mode na. Grabe. Survival mode.